ang naqawl al-ka'il na ang shahada ito ay sa pamagitan ng pagsasabi ng isang tao ng ashhadu an la ilaha illallah na yatabadaru ilal mafhum. Na ito ay marapat na sinasambit niya na ang kanyang puso, ang kanyang isip ay may pangunawa. Ang kanyang puso at isip ay may pangunawa na ito ay annal murado biha tawhidul ibada. Nang sinabi niyang shahada, ang tinutukoy dito, ang diwa nito, ay ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba. Na siya rin tinatawag na tawhidul uluhiyah. Ang tawhidul ibada ay nakikilala rin bilang tawhidul uluhiyah. Kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba na wala tayong sasambahin liban sa kanya, tawhidul uluhiyah, na kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagiging Diyos na wala tayong ituturing na iba pang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang isa sa mga marapat na bagay sa pagpapasambit natin ng shahada sa sinumang tao. At mag-isa ating mga sarili. Tuwing ang sasambitin natin ng shahada, dapat ay nararamdaman ng ating mga puso, ng ating mga kaluluwa, ang kadakilaan ng kahulugan ng shahada. Na hindi lamang ito bagay na walang saysay na lumalabas sa ating mga dila. Ng shahada, kung titingnan natin, nababanggit natin ito sa bawat sala. 5 beses at least sa araw-araw kung ang tao ay gumagawa ng mga kahit obligadong sala na lamang. Paano na lamang yung mga nagsasagawa na rin ng mga sunnah na sala? Mahigit 5 beses pa nila itong masasambit sa kanilang mga sala. Tuwing matapos ang wudu, sinasambit natin ang shahada. At sa lahat ng mga pagkakataon na tayo ay natutuwa, nasasambit natin ang shahada. Nasasambit natin ang shahada bilang pagpuri, pagdakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na marapat para sa atin na nararamdaman natin ang kadakilaan nito. At nararamdaman natin na ang layunin nito, na ang diwa nito, ay ang wala tayong sasambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala.